What's up sa inyo mga katropang pambulong, kamusta? Magandang araw po sa inyo and once again, welcome back again to my YouTube channel and of course, dito sa ating Facebook page, Joveren TV mga katropang pambulong. Pasensya na, hindi tayo medyo nagiging update sa ating mga reaction video. Alam nyo naman, sinabi ko nga noon, diba? Ibanga lang naman natin to yung mga katropang pambulong yung mag-reaction video at pagbablog dito sa ibang bansa. Ngayong araw na to mga katropang pambulong, alam nyo naman, balitang balita at talagang kalat na kalat to nangyari dito sa bansang Kuwait, no? About dito kay Jollibee, yung kababayan natin nang namatay, ginahasa at pinatay, dinala sa disyerto. Masakit para sa isang kababayan natin na nang mangyaring ganun mga katropang pabulong. Dahil dito, si Senator Serapi Tulpo ay talagang galit na galit sa nangyari dito sa ating kababayan na namatay dito sa bansang Kuwait. Pakinggan natin yung mga sinabi ni Serapi rito about dito sa nangyari and then dito rin sa bansang Kuwait. At kung ano yung masasabi nyo rin mga katropang bulong at sitwasyon na maaaring pwedeng gawin at yung proseso para maging maayos at maging safe yung ating mga kababayan dito sa bansang Kuwait. And of course din sa mga katulong sa ating mga kababayan na pinapadala dito. Pakinggan natin to mga katrobulong yung sinabi ni Serapi Tulpo about dito sa nangyari nga sa ating kababayan na si Jollibee. So pakinggan natin to. Noong mga nakaraang taon, naitigil po ang pagpapadala natin sa Kuwait dahil sa mga insidenteng katulad na nangyari kay Jollibee. Noong 2018 sa Kuwait din, may namatay na Filipino domestic helper na si Joanna Dimafilis na natagpo ang patay sa isang freezer. Yes. At noong 2019, si Jeneline Villavende naman ay na-rape at namatay din sa Kuwait. Na-lift ang ban dahil nangako na ayusin ng gobyerno ng Kuwait ang kondisyon ng ating mga OFWs sa kanilang bansa. Ngayon, ito na namang karumaldumal na pangyaring ang sinapit ng isa nating kababayan. So, yun mga katropang bulong, narinig natin yung sinabi ni Senator Rapi Tulpo. This is my opinion, no? Kasi marami na rin nangyari dito sa Kuwait na ganyang case talaga. No, sinabi nga ni Senator Rapi Tulpo yung 2019, yung isang kababayan din natin na namatay, na nilagay din sa isang fridge, sa rep, no? Masakit para sa isang kababayan natin at sa Pilipino, no? And may mangyari na ganun. Talagang kahit ako, hindi ko matanggap din bakit may mga ganong tao na gumagawa, no? Ang masakit pa dito ay mga Muslim pa. Kasi pag ganyang mga bagay na gumagawa sila ng hindi maganda or yung mga bagay na yan nga, nangyayari na ganyan, may pinapatay, no? May naabuso, ay ang pagkaalam ko para sa kanila ay parang haram sa kanila yan, mga katropang bulong, haram. So hindi ko maisip bakit sila ganun. At bakit may mga taong ganun na gumagawa ng hindi maganda? Parang turing nila sa ating mga kababayan ay parang hindi tao din, no? And marunong lang sila magsalita for about sa haram. Kasi yung haram parang ano yan eh, hindi maganda. Kasalanan yan. Parang kasalanan. Pag ginawa kang hindi maganda, kasi yan ang sinasabi nilang haram. So para sa kanila, mabilis silang magsalita ng ganun. Pero pag silang gumagawa, parang wala, baliwala lang sa kanila yung ganun na bagay. Yung ganung words na haram. So yan mga kababayan natin. Pakinggan natin yung sinasabi ni Serapi Tulpo. Talagang ramdam ko yung galit niya, no? Siyempre, kahit sino naman eh, magagalit, no? Na official ng government. Kapanahunan ni President Duterte, hindi muna nagpadala ng mga kadama dito sa Kuwait. Dahil nga, yung nangyari nga doon sa kababayan natin na pinatay din. Galit na galit yung ating presidente nun, si President Duterte. Ituloy natin itong sinasabi ni Serapi Tulpo about dito sa proseso or dito sa bansang Kuwait. Kapag ang ating OFW pumunta ng abroad, kinakailangan nila ng police clearance, barangay clearance, NBI clearance. That's napakaraming true. Clearance. Tama yung sinabi ni Serapi Tulpo. Dumaan sa butas ng karayom bago sila ma-deploy para masiguro na yung ating mga OFW ay walang record, hindi masamang tao pagdating doon sa Saudi. Tamang sinabi ni Serapi Tulpo. Bago umalis ang isang OFW, isang katutak na mga requirements ang kailangan at dadaan ka talaga sa butas ng karayom bago ka makapunta or makalipad sa ibang bansa. Nauna dyan yung NBI, police clearance, and talagang napakahigpit dyan mga katropong bulong, lalo na sa medical mga katropong bulong.
Ito kung naranasan ko yung bago ako pumunta rito, siyempre isang katutak na pabalik-balik ako sa medical. So may first medical pa yan and second final medical. Pero yung sinasabi ni Sir Rapi Tulpo pagdating dito sa ibang bansa ay wala nang screaming na nangyayari about sa mga employer, no? So, yun ang sinasabi ni Sir Rapi Tulpo about dito, no? Pagdating dito sa ibang bansa, wala nang screaming na nangyayari. So, hindi natin alam kung talaga yung okay ba yung magiging amo nila, okay ba yung magiging sitwasyon nila doon sa loob ng bahay. Kasi, yun nga eh, walang nangyayari na screening eh. Sige, pagkadating dito, susundin lang sa airport, kalas, okay na yan. Wala nang sumasama na imbahada natin sa embassy yung mga tauhan. Or, titignan nila yung sitwasyon nila sa bahay at yung magiging amo nila kung okay ba, kung wala bang ano to records na hindi maganda, di ba? So yan, tuloy natin to yung video ni Sir Rapi Tulpo. Pero bakit ito mga employer wala man lang silang isinusumite na kahit na anong record na magpapatunay na sila'y malinis, na ma-okay ang kanilang pagkatao, para masiguro na safe ang ating mga OFWs? That's true. Lumilitaw marami sa mga employers ay may mga criminal records, mga dating rapist, mga dating kriminal, dating mga manluloko, loko-loko, yes, at hindi po na-screen. Yan po ang isa sa mga bagay na sinisiguro ko po na matutugunan na ng ating DMW to make sure kung ating mga OFWs ay well-screened bago pumunta ng abroad. Dapat din ang mga employers na tatanggap sa kanila, sila din po ay well-screened to make sure na maganda ang kanilang record at hindi mapapahamak ang ating mga OFWs na tatanggap sa kanila roon. Grabe. Isa pa po, tama yung sinabi ni Sir Rapi Tulpo. Salute, ay monitoring. Sir Rapi Tulpo. Yan din po ang aking sinasuggest noon pa. Kulang po sa monitoring. Palagay ko po may pagkukulang dito ang ating mga otoridad. I'm very sure. Isa pa, isa pang ganun. Bago isa maganap yun ang rate dito kay Jollibee, meron na pong mga ginagawang hindi magaganda itong kanyang amo. And I'm sure siya po ay nakapagsumbong, because hindi naman po agad-agad rapin po ng isang amo doon ang ating OFW right there and then. Meron pong tinatawag na pagnanasa. Yes. Meron pong tinatawag na pag-atem. And doon pa lamang ang ating OFW for sure, yan po ay nagsumbong. That's sa true. Ating mga kinaukulan. That's true. Sa agency. Yes. Sa FRA, Foreign Recruitment Agency, o dili kaya nagsumbong sa Polo. Pero, yeah, pakinggan niyo ano ang ginagawang aksyon usually sa akin po karanasan? A, sasabihin po ng mga recruitment agency, magtsaga-tsaga ka lang. Yan. Sa, yan ang mga karinaw sinasabi parating nila. Parating ng replacement mo. Yun. And then C, tatakbong OFW sa Polo. Pagdating sa Polo, kadalasan, walang sumasagot sa telepono. Tama. At tama, meron Sir Rapi, tatamad-tamad. Yes. So yan mga katropabulong, napakinggan nyo sinabi ni Sir Rapi Tulpo. Lahat ng sinabi ni Sir Rapi Tulpo ay totoo yan mga katropabulong. Dito sa Kuwait. Kasi nga, naranasan ko din yan. Tatawag ka sa Polo, walang sumasagot. Magbibigay sila ng number, hindi makontakt. Mag-ring lang, pero walang sumasagot. So, yan ang mga problema dito. So, yan ang katotohanan. So, kaya lahat ng mga sinabi ni Sir Rapi Tulpo, suntok sa kanila yan. Lalo na sa mga nagtatrabaho sa embassy, sa Polo. Pag may humihingi ng tulong sa kanila, tumatawag, walang sumasagot. Pag may sumagot man, sabihin nila, konting taste lang. Di ba? Masakit, masakit yan. Kaya sa mga kababayan natin na humihingi ng tulong. So yan mga katropabulong, hindi na natin tatapusin yung video ni Sir Rapi Tulpo. At na actually nakita ko lang to sa Facebook. Alam niyo naman siguro lahat ng kababayan natin sa Pilipinas man o dito sa bansa Kuwait ay alam na yung mga gintong sitwasyon sa kayo, mga gintong case na nangyayari. Alat na to, no, about dito sa ating kababayan na namatay. Nakakalungkot kasi nga masakit pa doon, dalawa sila. Kasi yung kababayan natin ay buntis. Nabuntis siya ng anak ng amo niya. And then pagkaalam ko, dinala sa disyerto, sinegasaan, tapos sinunog pa yung kanyang katawan. And dalawang buhay ang pinuwa sa kanila. Yung baby, saka yung kababayan natin. So yan, maraming salamat mga katrobulong. Bahala na kayo kung ano yung masasabi nyo. And nagbigay lang naman tayo ng konting opinion. Sana, I hope na maging maayos at lahat ng problema about sa mga OFWs na ipapadala dito. Kailangan pagdating dito ay may mga screaming din about sa kanilang amo. So maganda yung sinasabi ni Sir Rapi Tulpo.
at saka ni Senator Jinggo Estrada. So, hindi na natin tapusin yung video. Sa mga gustong panoorin, alam ko naman may mga sa YouTube, meron din to, sa Facebook, meron din. Alam naman siguro, kalat na rin to, alam niyo naman lahat to na nangyari dito. So, ayan, anyway, mga katropobulong, prayer ko na maging maayos. So, kung gusto mag-totaliban, iusin muna yung sitwasyon ba sa pagpapadala ng mga kadama dito sa Kuwait. Hindi lang dito sa Kuwait, kundi sa buong Middle East, no? Or sa man sulok ng bansa. Maging magkaroon ng screaming about sa mga amo nila na pagkatrabahohan nila. So, yeah, maraming salamat. Saludo po kay Sir Rapi Tulpo. Dahil salamat kay Sir Rapi dahil may gantong taong tumutulong sa mga kababayan natin na naapi, may hirap na tao. So, I hope na balang araw or soon, gusto ko nga maging presidente ito si Rapi Tulpo. Yan lang po mga katropobulong, konting opinion lang at konting reaction. Sana ingat po tayo lahat sa mga nagtatrabaho dyan, sa lahat ng OFW, saluto po ko. Sa mga nagtatrabaho sa bahay, ingat po kayo. Di naman po lahat ng amo ay masasama. No? May mga mababait din na amo. So, talagang nagkataon lang talaga na may mga amo na pangit ang ugali at masama ang pagkakaugali. Yung iba naman kasi mababait din naman talaga yung mga lokal. So, yun. Maraming salamat po. And stay safe always. Always remember love and peace. God bless you all, guys. Bye-bye.